bakit kaya? Kung kabilang ka sa SMP o samahan ng malalamig ang Pasko, watch at your own risk. Tommy. Sino ba naman kasi ang hindi maiinggit sa dalawang ito? Hotdog? Yeah, yes. Yummy hotdog, my Tommy. Spicy. Hotdog, my Tommy. Is in the center of the bread. My Tommy hungry. Ang babae sa video, ang 31 anyos na Boholanang si Angie. Ang kanyang ka-LDR o ka-long distance relationship, ang 59 anyos na si Thomas o Tommy mula sa Texas sa Amerika. My Tommy like that biscuit. You get spoon, my Tommy, and then you spoon your earwax, okay? Marami ang naaliw sa mga kwelang usapan nila. Kaya ganun na lang ang pagkawindang ng kanilang followers nung sa kanilang live stream kamakailan, ilang meron silang LQ o lover squirrel? You don't understand my situation! Understand, you don't be doing a lot of yelling. Anyari! You don't understand me, I need 20,000 pesos! Makapal daw ang mukha ko. Mukha daw akong pera. Bulldigger daw ako. Sa newspaper, kinapsyonan doon na isang Pilipina, galit dahil hindi binigyan ng kanyang apam na siya Yummy Hotdog May Tumi ng 20K. Ikaw yung nagsira ng image ng Pilipina. Let's get to the center of this. I end our relationship. Dito sa Buena Vista sa Bohol, nakatira si Angie. Pangarap ko talaga na makasal ako kasi feeling niyan makasuot ka ng gown. Tapos naghihintay sa'yo na asawa mo. Pero ang kanyang pinapangarap na fairy tale, nauwi raw sa bangungot. Si Angie kasi nagmahal, nabuntis, pero iniwang luhaan. Not once, not twice, but thrice. Tatlong beses ng kanyang tatlong mga nakarelasyong Pinoy. Nagbago po yun nung mabuntis ako. Hindi ako sigurado kung maging ama ba siya sa dinadala ko. May pamilya na daw, wala na din akong update sa kanya. Nang babae rin habang buntis ako. Yung mga kapitbahay namin may mga salita man pinag-aral, nabuntis, yung mga anak mo, iba-iba yung ama. Masakit yun. Pero sabi ko, matatag ako. Nung wala pa sila sa buhay ko, buhay naman ako. Talagang hindi ko naisipan na sumuko, na matakot na magmahal uli. Yung pinsan ko nagsabi na, ba't di mo itry sa foreigner? Paano na lang yung mga English-English? Bahala na, try and try until you die. Hanggang nagsimula nga siyang maghanap ng makakamatch sa isang dating app. Sinalihan ko yun lahat. I need serious relationship. Ina-upload ko yung picture ko na para sa akin. Ang ganda ko talaga. Sus ko, Ginoo ko. Ang raming nagmi-message. Puno yung spam ko. You are 60. Can I see your bra? Bra! Wala akong bra! Serious relationship. Bakit ako hahanapan ng bra? Ibablock ko. Hanggang si Angie may natanggap na mensahe. Yung profile naman, aso ang nakalagay. Hello, I'm Thomas. Jokong from USA. I'm searching for serious relationship. Ito yung hinahanap ko, serious relationship. Ang nakachat ni Angie, ang Amerikanong ang si Thomas o Tommy na nagtatrabaho sa isang courier services sa Texas. Kwento ko lahat ng nangyari sa buhay ko simula nung unang lalaki. Sabi naman niya na, I will accept you. Marami nga siyang naging partner in life din noon. Tapos, failed din. Girl, I enjoy her. If you are serious to me, put my picture as a profile picture in your Facebook so I know that I am the only one woman that you love. Diwan pa yun, naging relationship na kami. Love you to my Tommy. Mula noon, araw-araw na raw kung mag-chat at mag-video call ang dalawa. He's your printed na sa my Tommy, ha? Oh, I go out, I show her the phone, all the places I go to. So she has an idea what my name is. Sinasabi ko na, I will call you my husband, sabi naman niya. Call me Tommy. No, I will call you my Tommy. Gusto ko, akin ka. Masaya-masaya ako sa relationship namin ni my Tommy. Pero may mga misunderstanding sa mga barrier in English. Simula noon, naging bayabas English na din si my Tommy sa akin. Para lang talaga magkaintindihan kami. Turning eyes, my Tommy. Difficult because you can't
pera. Ito, support ko to sa anak mo para mapakita ko talaga na ano caring ako sa iyo. Hanggang si Angie naisipang gawing content ang love story nila ng kanyang My Tommy sa TikTok. Nung dinner na niya, kumakain na siya, sabi ko, yummy hotdog My Tommy, spicy hotdog My Tommy. Hotdog My Tommy is in the center of the bread. Alam mo naman yung ano English ko na binayabas, ang between naging center. Kung alam ko palang na sisikat pala to, sana pinagliit-liit ko yung smile ko noon. My Tommy hungry. Marso ng taong ito, si Tommy plinanong lumipad ng Pilipinas. Pero sa immigration pa lang sa Pilipinas, hinarang na siya. Crushed, devastated, heartbreaking. It was just something left out. May natuklasan si Angie na lihim ng kanyang nobyo. Si Tommy kasi, dati palang nakulong sa Amerika dahil sa pagkakadawit sa panluloob sa isang bangko. Blacklisted din siya sa Pilipinas dahil may kaso ng sex offense. Iyak na iyak ako nun. Uy, sino naman ako na i-judge? Tanggap kita. Kahit ano ka pa, kahit ano pa yung issue sa buhay ko, naniniwala ako sa'yo. Sa isang face-to-face relationship, nandoon yung attraction eh. Yung chemistry, kumbaga. Ngayon yung chemistry na yan sa online relationship, medyo it will take time to develop. Kung talagang honest yung intention, they should give more time to the relationship. My Tommy, eat that yummy biscuit. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang kanilang relasyon. Gayunman, napapadalas din daw ang away ng dalawa, lalo na tungkol sa pera. You don't understand my situation. I didn't say anything. You don't get going about yelling. You don't understand that I need 20,000 pesos? You only said, care, 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 after you care, you said money, 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 money. Makapal daw ang mukha ko. Mukha daw akong pera. Full digger daw ako. Sa newspaper, kinapsyonan doon na isang Pilipina, galit na galit dahil hindi binigyan ng kanyang apam na siya yummy hotdog May Tommy ng 20K. Yung judge ng tao sa yung nationwide, ikaw yung nagsira ng image ng Pilipina. Pero paglilinaw ni Angie, hindi raw siya nang hihingi ng pera sa kanyang My Tommy. Ito raw ang kusang nagbibigay. You see the medicine of my brother? Ang pinag-awayan daw nila sa live stream kamakailan ang paghingi niya kay Tommy ng tulong nung naospital ang kanyang kapatid. Si Papa tumawag dahil yung kapatid mo nagsuka ng dugo. Nagsabi ako ni My Tommy, My Tommy, my brother sick, vomit blood. I want you help me. Oh, I know. You need money, 20,000 for your house, for your bill. Worried ako sa kapatid ko. Tapos, yun yung response niya. I feel upset. Galit na galit ako. Blina ako siya. She didn't ask you about it. She just said she needed money. Nung nag-live ako sa TikTok, pumunta siya doon sa live. Doon kami nagharapan sa live. You don't understand that I need 20,000 pesos? You only said, care, care, care. After you care, you said money, 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 money. Masakit talaga yung talagang na-stress ako noon. Tapos nag-depress ko pa. Kahit anong explain mo pa sa mga tao na ito yung wala naman niniwala sa'yo. Para raw sa kumukustyon kung saan galing ang ipiniflex niyang pera, alahas at ipinampaayos ng kanilang bahay. Yung pera na na-earn ko, na nakita ko sa pagla-livestream sa TikTok, iyon yung sinusuporta ko sa pamilya ko. You don't understand my situation! I didn't say anything. You don't get going about yelling. You don't understand! I need 20,000 pesos. I end our relationship. Maaayos pa kaya ang kanilang gusot? Sabi ni My Tommy, naintindihan niya ako. Nag-sorry ako kay My Tommy and My Tommy said sorry as well. I'm deeply in love with her still. Won't change. Love you to My Tommy. My Tommy, send me piso. Ginamit ko po yun pagbili ng gamot po ng kapatid ko po. Kung nagsisimula pa lang ma-develop yung ganalang relationship, hindi magandang pag-usapan yung pera kasi hindi pa malalim, hindi pa ganun kalalim yung kanilang ugnayan sa isa't isa. Mahalaga na hindi mo na manghingi at mag... Ang safety ng pamilya ay sa'yo nag-uumpisa. Your